joke time. Paano mo daw makikilala o makikita ang tanga? Ganito raw. Halimbawa, papatay ng isda. Alam niyo ginagawa ng tanga? Lulunurin muna yung isda. O kaya, kukuha ng inog na mangga, gagawin ng tanga, akit muna sa puno. Hahawakan yung mangga, hinog na, saka siya bababa. Kukuha ng sungkit, at susungkitin yung mangga. Tanga! Pero seryoso na tayo. Noon pa man, kahit hanggang ngayon, ang iniisip na hangal at tanga ay ang mga Kristiyano. Yung mga naniniwala na para sa atin, ang Diyos na si Kristo ay namatay para iligtas ang mundo. Kahangalan daw ito, katangahan daw ito, paano mangyayari yon? Hindi pwedeng mangyari yon at hindi dapat mangyari yon. Tanga daw tayo, hangal daw tayo, kahinaan daw yon. Kulang na lang, sabihin tayo mga mahihinang nilalang. Pero sino nga ba yung sinasabing makapangyarihan, malalakas at matatalino o hindi hangal dati? Lalo tigit ng kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito yung pinupunto ni St. Paul sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Well, basically, ang una, yung makapangyarihan ay yung mga elitistang Hudyo, mga eskriba at Pariseo. Di ba sila yung nasa matataas na posisyon ng lipunan? At kapag may mga salo-salo, gusto nila na sila nasa panulukang pwesto o luklukan. Sila rin yung nag-dare kay Kristo. Maniniwala kami sa'yo. Uy, papakita mo sa amin ang kapangyarihan mo sa mga katuwid, himala at milagro. So sila yung makapangyarihan, malakas. Particular sila dyan, sa power. On the other hand, yung matatalino naman at particular sa katalinuhan, ang mga Griego. Sapagkat mahalaga ang karunungan para sa mga ito. Sa katunayan na sabihin sa Acts 17:21, all day, they would do nothing but telling and listening, exchanging ideas, kumbaga, learning, yun para sa kanilang pinakamahalaga. So sila yung pinatatamaan dito ni St. Paul. Yung sinasabing mga malalakas at matatalino, sila yung mga ipinahiya daw ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano yung Ebanghelyo ni Kristo? Na si Kristo, na Diyos ay nagkatawang tao na matay para iligtas tayo. Pinahiya sila in a sense. Kasi, alin mang isipin ng mga eskriba at Pariseo, paano ang Diyos ay mamamatay o magiging mahina? Ano mang isipin ng mga Grego, ay paano nga namang magkakatawang tao ang Diyos kung talagang Diyos nga ito? Pero gaya ng sinasabi ni St. Paul sa ating unang pagbasa, it is what it is. Sa sinasabi nilang kahinaang ito, sa sinasabi nilang katangahang ito, naligtas ng Diyos ang mundo. So sino ngayon ang totoong malakas? Sino ngayon ang totoong marunong? Para mas maging maliwanag ganito, i-adapt natin sa panahon natin ngayon. Without a doubt, malayo na ang narating natin in terms of advancement of technology. Yung mga bagong labas na kotse ngayon, ay, 360 degrees. Makikita mo na. Overlooking na yung sasakyan mo. Ang galing. Hindi ka naaasa kapag umuurong ka sa mga magsesenyas at magsasalita, kasya, 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 bug, bug, bug. May akasya pala, kaya pala kasya. Yung mga tao, kahit magkakalayo, nagkakausap na. Live, video, di ba? Ang hindi mo alam, nasagot sa katanungan, i-goggles? Joke lang yun, ha? Alam ko, Google. Masasagot mo na. At ang mga ordinaryong tao, basta may pera, kaya nang pumunta sa ibang planeta. Ha? Ganun na ka-advance. Diba? Kaya lang, kahit
advance na advance na tayo. Kahit pinapakita natin ang ating kapangyarihan, katalinuhan dito ng tao. Sige nga, anong sagot natin sa mga basic na problema ng mundo? Sa problema, halimbawa, ng kasamaan. Ang dami pa rin patayan, karahasan, may nakaambang digmaan. Hindi natin mapigilan yan. Sa problema ng karamdaman, biglang sumusulpot, hindi mo alam kung ano. Mapag-aralan mo man, ang dami ng namatay na tao. At syempre, ang problema, to the extent ng kamatayan. Sige nga! Hindi nga ba't kung makapangyarihan at matalino nga ang tao, kanino niya ito gagamitin kundi sa sarili niya muna mismo? Di ba? Eh kung bakit nandyan pa rin ang kasamaan, nandyan pa rin ang karamdaman, nandyan pa rin ang kamatayan? Hindi na nasolusyonan, lumalala pa. Hindi talaga natin masolusyonan, hindi pa natin maintindihan. Because ang katotohanan ay pagsamasamahin mo man sila Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates with the backing of America, China, Russia at lahat ng mga matatalino at makakapangyarihang bansa sa buong mundo, nandyan pa rin ang lahat ng yan. Hindi natin kayang solusyonan. Para bang basketball yan na nag-dribble ka na ng maganda, nakapag-crossover ka na, nakapag-layup ka na ng maganda, nakabali pa, na supalpal ka pa rin, na may background na kanta, saan ka punta, brum brum, road trip, mun mun. Diba? Lahat na ginawa mo, pero nandyan pa rin sila. O nasan ngayon yung kapangyarihan natin? Nasan ngayon yung katalinuhan natin? At paano mo naman ma-explain sa punto de vista naman ng mga Kristiyano na mga naniniwala talaga sa kapangyarihan at pagmamahal ni Kristo kung papaanong yung kahinaan para sa mundo dahil siya ay namatay, yung katangahan para sa mundo dahil siya ay nabuhay bilang tao, ang siya namang naging susi para mapagtakumpayan natin sa diwa ng pananampalataya ang lahat ng ito. Yes, sapagkat kung ikaw ay talagang naniniwala kay Kristo, alam mo, kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Walang lihim na hindi mabubunyag, walang nagkasala na hindi mapaparusahan dito man o sa kabilang buhay. Alam mo, sa diwa ng pananampalataya, na kapag ikay may sakit, pwede kanyang pagalingin, hindi man physically, kundi spiritually, or both of them. Alam mo, sa diwa ng pananampalataya, na may buhay na walang hanggan. At wala kang ibang aasahan kundi ang mismong nagsabi niyan at ang mismong nagpahiwatig niyan, si Kristo lamang. Kaya nga, sa harap ng mga problemang ito, kung aasa tayo sa ating sariling kapangyarihan, kapatid, sinisigurado ko sa iyo, anuman ang resources mo, gaano ka man katalino, gaano ka man ka makapangyarihan, lalabas ka in the end na mahina at tanga. Ano ba? Hindi ko masolve itong problema. Ano bang gagawin ko? Pero kung ngayon pa lang, kung ngayon pa lang, ipinagkakatiwala mo na ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at sa kabila ng mga katanungan ay umaasa ka, nagtitiwala ka sa kanyang banal na kalooban. Sa harap ng mga problemang ito, maranasan mo ang kalakasan at karunungan na hindi ma-explain nino man. Kahit ikaw, hindi mo ma-explain kung paano mo makakayanan at unti-unting maintindihan. Ganito lang din. Minsan, pahapyaw na ikuwento ko na sa inyo ito tungkol kay Michael Jackson. Hindi ko alam kung paano siya namatay. I mean, kung ano yung disposition niya nung siya'y namatay, masaya ba siya o malungkot? Kasi minabasa ako isang article eh. Ayaw pala niya ng mamatay ng maaga. Gusto niya mabuhay siya hanggang 150, 150. Kaya for this to happen, nag-hire siya ng set of doctors, mga 12 yata, na araw-araw magche-check sa kanya mula ulo hanggang paa. Kahit wala siyang nararamdamang kakaiba, mas sigurado lamang na okay, fine siya. Merong set of mga tao na mag-a-administer din ng exercises and workouts niya. Yung kanyang mga pagkain, in-examine muna sa laboratory bago ihain sa kanya. Mayroong siyang special bed na nakapag-re-regulate ng oxygen niya. At may mga donors ng organ, ha? Puso, lungs, kidney, na nakaantabay lang kahit di pa niya kailangan. Kung sakaling kailanganin niya, nandyan lang sila, inaalagaan yun, swelduhan yung mga yon.
Nakaantabay din ang mga malalaking ospital sa Amerika para sakaling kailangan niya bukas para sa kanya. Kasi ayaw niyang mamatay ng maaga. Gusto niya 150, eh namatay siya. Tumigil siya sa paghinga ng 50. Again, sana namatay siya ng masaya at hindi ganito. Teka. Si Michael Jackson ako. Ayokong mamatay ng 50. Ayokong maging Thriller. Ayokong ganito. Pinagsama-sama ko mga doktor, mga espesyalista, mga magagaling, mga matatalino. Hindi po pwedeng mangyari ito. Ayoko. Sana wag ganon. We don't know. Pero one thing we know, I know. Marami kong kilala na hindi kilala ng mundo. Mahirap lang, wala pang ang pampagamot yung iba. Pero hinarap ang matitinding problema, karahasan, kasamaan, karamdaman maging ang kamatayan ng matapang at may pag-asa sapagkat ang Panginoon ang pinakasikreto nila. Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors because of Jesus who loved us. Kaya sana kapatid, huwag kang maging parang malakas na kakayanin mong lahat. Huwag kang marunong na parang kaya mong sagutin ng lahat. Huwag kang tumulad sa limang hangal sa ating mabuting balita na inakalat, na zoom, na kontrolado nila ang lahat. And they got it all figured out. Mapahiya sila. Mapapahiya ka. Hindi nga ba't yun ang sinasabi din ng Biblia? Huwag mong akalaing nakatayo ka, baka tumuwad ka. Baka tumumba ka. Huwag kang maging mayabang. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, magpakumbaba tayo. At kung hindi tayo magpapakumbaba, siya ang gagawa ng paraan upang tayo magpakumbaba, upang iparealize sa atin, tao ka lang. Kaya sana, mga kapatid, anuman din ang ating mga maranasang problema, huwag tayong magpanik sakaling maramdaman natin parang hindi na natin kaya. Sakaling anuman ang isip na gawin natin, hindi natin maintindihan talaga. Lalo pat, hindi pa tayo umaasa at sumasangguni sa Kanya. Nandyan siya. Hindi naman niya hahayaang tayo magka-problema na tayo lang ang kakaya at magsosolve. Isosolve niya para sa atin. Paiintindi niya sa atin. Basta wag lang tayo magtatampo at lalayo sa Kanya upang Kanyang pagliligtas ay ating maramdaman, makita, maranasan, maintindihan talaga. Yung Kanyang panahon, yung Kanyang paraan ay mahintay natin. Walang masama na maging mahina paminsan-minsan. Walang masama na hindi natin maintindihan ang buong katotohanan. Basta't ang Panginoon lamang, hindi ang ating kapangyarihan, hindi ang ating kakayanan, ang ating pinaka-aasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos." May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo!" Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman niyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kahit lumakad ang 5 hangal na dalaga.
Samantalang bumibilis sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga, "Panginoon, papasukin po niyo kami." Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras."